On the morrow, because he would have known the certainty wherefore he was accused of the Jews, he loosed him from his bands and commanded the chief priest and all their council to appear, and brought Paul down and set him before them. Okay, let's pray. Panginoon, salamat sa mga salita ni Paul Lord, and sa kwento, Panginoon, again, sa si Paul Lord, sa pagkatapat niya this time, Panginoon, siya po ay nag-speech na, Lord, last week. We pray maintindihan namin yung kanyang speech at mga lesson na makapulot namin sa mga text na dadaan namin ngayong hapon, Panginoon. Okay, malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Hapon na po. Kalimutang pray yung ano. Ngayon na lang. Okay, good afternoon po sa lahat. Dito na tayo sa Acts 22. Second, no? So last week, ano ito last week? Si, dito ako ba last week? Alam ko si AC lang eh. Andito ka ba last week? Kayo lang, dalawa. Sino pa isa? Andito ka din ba last week? Hindi, Thursday. Oo, Thursday. Oh, naalala ko yun. Oo, mag-isa lang. So, konti nga kami, 15 lang kami. Anyway. Kaya maganda rin itong Book of Acts kasi pag sinundan nyo to, lahat ito may aral, di wawalan to. So, last week, ay balik natin konti para sa iba. Ito nga po, siya hinuli, ginulpi siya, pero may dumating na mga sundalo, medyo napigilan, pero gulpi sarado na siya. So, yun po yung nangyari doon. Pero, again, ba't siya ginulpi? Kasi may mga, ano, sino yung kalaban sa Book of Acts? Mga Hudyo. So, ini-incite nila yung tao. So, meron bang ganun sa panahon natin? Lagi yan, meron. So, misa, wala ka namang ginawang masama. Gugulat ka na lang, bakit galit sa akin si yan, no? Yung pala, kinuwentuhan na yun, kinuwentuhan na. So, nakaka-frustrate yan, pero hindi ka dapat, kaya yung lesson natin dito, ganun eh. Hindi ka dapat ma-frustrate, hindi ka dapat makisama-sama sa kanila dahil pag hindi ko sila kasama, hindi ko sa kalikabarks, hindi ko kabalkada, kalaban nila ako, nakakaawa naman ako, di ba? Nangyayari sa inyo, kahit sa inyo, sa gulang niyo eh. So, pero pag loko-loko sila, sasamahan mo, eh, kaysa naman wala akong barkada. Ano may piliin mo? Wala kang kasama o sumama ka sa loko-loko? Mag-isa ka na lang, di ba? Tsaka hindi ka lang mag-iisa. Again, sa church, hindi ka mag-iisa. Amen? Amen. Hindi kayo iwanan ni pastor. Si pastor lang lagi iniiwanan eh. Ganun yun eh. Ganun ang ano yun eh. Salamat, dito kayo ngayon. No? Ganda naman ang panahon eh, no? Mainit nga eh. So, ganun po yun. So, nisiraan siya. Wala siyang ginagawang masama. Kasi mga karamihan ng mga Hudyo, anak ng demonyo. Hindi lahat. Pero, kasi lang mga leaders. Hanggit yan sa Christianity. Kaya, ini-insight nila yung mga tao na i-persecute yung mga lingkod ng Diyos. So, dito last week, kinuwento ulit yung nangyari kay Paul. Napaka-importante. Kasi tayo mga Kristiyano, mga ligtas, ligtas ba kayo? Lahat tayo may kwento eh, di ba? Kung paano tayo nakakilala sa Panginoon. So, maganda nga sa inyo, Stephen, dito nga, bantayan mo si Peter, si Aiden. Doon ka na, Peter. Kahit saan, huwag ka dyan. Sabi ko lagi sa inyo, di ba? Pag message na, doon ka na kayo. Mahala kayong ano dyan eh, doon. Wala, tuloy ako ang sasabi ko. Ha? Yan. Yan, lahat tayo may sariling story. Salamat. Maligtas ka ba, Peter? Ano story mo? Ito mga bata, wala pa masyadong ano, kasi nasyaran lang sila. Bata pa yan eh. In a way, mas maganda yon. Pero iba kasi, gusto dramatic pa eh. Hindi naman kailangan, di ba? Kay Paul, dramatic eh. Yung iba, yung mga iba-ibang kwento yan, binibida nila yan. Dati akong addict! Wala kayo sa akin, dating addict ako eh.
nakilala ko sa Panginoon, iniwan ko lahat ng kasalanan ko. Tama na sana, maganda sana yung kaso. Minsan, iba sobra eh. Parang bidang-bida siya kasi. Naligtas siya kasi, ang bait niya eh. Iingat din kayo sa ganun. Yung totoo lang. Hindi natin kailangan dramatic, kailangan natin sa church. Totoo. Amen? Amen. Si Anthony, ligtas na ba si Anthony? Madrama ba yung, paano ka naligtas? Ha? Okay, nahihiya. Yan ang kwento natin eh. Ngayon, si Paul, may sarili siyang kwento. Sa kanya, medyo dramatic. Pero, hindi natin kailangan gayahin. Pero, actually, na pag-aaral natin last week din, lahat ng elements ng kaligtasan nandito kay Paul din. So, ang unique lang sa kanya, talaga nagpakita ang Panginoon sa kanya, narinig niya. Pero, hindi agad siya naligtas. Siya ay inakay pa ni Ananias. Okay? Doon siya naligtas, doon siya tumanggap sa Panginoon. At, pagkatapos nun, naglingkod na agad siya. Amen? Pero actually, ibang bagay dito, hindi na banggit. May sinabi siya sa Galatians na pumunta muna siya sa ibang place for years. Kalimutan ko, 2 years o 3 years? 2 years. So, pero yung meron na siyang instruction sa Diyos kung anong gagawin niya. Amen? So kayo, may instruction na ba kayo sa Diyos? Ang gagawin sa buhay nyo? Hindi yan. Alam mo na ba gawin mo sa buhay mo? Ilan taong ka na? Walay ka lang eh, di ba? 11. 11 lang yan. Si ikaw, Arnel, alam mo na gawin mo sa buhay mo? Parang bigat naman ang tanong mo, Pastor. Eh. Yun nga, para tumanim sa inyo. Yun ang nangyari kay Paul eh. Ngayon, kung niligtas kayo ng Diyos, dati kayong pupunta sa impyerno, tapos niligtas kayo ng Diyos, may buhay na wala hanggang yan, so wala kang gagawin. Ano yun? Dito na lang papakasarap ako, papakaloko na lang ako kasi ligtas na pala ako. Eh. Maling-mali naman yun. Sino ba nag-solve yun sa'yo? Siguradong di ako yun. So, pero minsan hindi agad natin nakikita yun. Okay, yung gusto kong sabihin. Ngayon nga medyo unique si Paul. So, hindi rin niya nakita. Pinapunta pa siya kay Ananias and then, doon siya naligtas and then, marami siya instruction na nakuha sa Panginoon. Tapos, ano nangyari? Binilisan niya lang po yung kwento niya dito, okay? Kaya bibilisan din natin. So, makibukas po. Okay, so sinabi dito, Stephen, di marunong mag-ano eh. Ayun ang girl band. Kasamang isang boy. Maingay ah. Ano nangyari? So siya ay nabaptize. Tuloy-tuloy po si Paul. Ayan ah, buti may nabaptize last Sunday, di ba? So kailangan magpapabaptize. Kailan ba dapat magpapabaptize? O na, pagligtas ka na, ano pang hintay mo? Wala na, di ba? So pero minsan nga kasi, nag-iisip tayo, ibang religion na yan ah. Eh, ang challenge ko lang naman, yan, naalala niyo sina Jackie tsaka si Rachel. Sabi nung, ayun, papabaptize na kami. Eh, sabi nung nanay, nako, hindi pwede. Di ba, naalala niyo yan? Nalungkot yan eh. Sabi, nako, hindi daw kami pwede. Kapag bata ka, sumunod ka sa magulang mo. Amen? Hindi pwedeng pilitin yan. Yan ang number one. Pero nung kinausap ko, si Ate Christine, diba? So, simple lang naman sinabi ko para alam nyo lang din. Sabi ko, alam nyo Ate Christine, ako, Catholic din ako dati. So, pero sabi sa Bible, nalaman ko sa Catholic, puro sablay-sablay. So, mag-isip ako, medyo malaki na ako nung college na ako nun eh. Actually, nagpabaptize ako, graduate na ako sa college. So, 21 na ako nun. Ilan taon na si DM? 16 po. 16. Mas mature ka sa akin eh. Dati, puro ano ako, hindi. So, ano ba, nasa na ako? Yan, kay Ate Christine, sabi ko. Nay, dati lang Catholic, so nag-compare ko lang, may nag-preach sa akin ng salita ng Diyos, hindi pala ako ligtas.
So, tagal ko sa Catholic, di ako naligtas doon. At tinignan ko rin yung mga turo, sablay. So, posible ba yun na napakarami yung pera, laking organization mo sa basic ng salita ng Diyos, magkakamali ka? Pwede yun. Yun ang nangyari sa kanila, pero hindi sila tunay. Pwede bang maging tunay ka sa sablay ka sa major doctrine. So, nag-isip ako, decide na ako. Nagpaalam din ako na ano, pero parang bahala ka na. So, nagpabaptize ako. So, sa Bible, wala ka nang hintay. Pagligtas ka na, titiwala ka sa Diyos. Tulad ni Paul. Wala na siya hinintay. Ano pang hinintay mo? Eh, nabaptize na ako dati. May saysay ba yun? Hindi ka naman ligtas. Nung binaptize ka, baby ka pa. Katulad ko. Wala yun. Baliwala yun sa Diyos yun. Again, pwedeng marami pong manluloko dyan. Maraming gaya-gaya dyan. Kailan lang may nagsabi sa... May narinig ako, ganun. Parang, yan nga, madalas ang objection sa atin, yung ganyan. Eh, dati na akong baptized, Kristiyano din kami. Kaya iba, ayaw pag-usapan yung bagay na yun. Pero kaya tanong ko lang, ligtas ka ba dun? Naligtas ka ba dun? Hindi po. Eh, anong ginagawa nila? Tinuturo ba nila yung tama? Yung pinaka-importante, kaligtasan, di ba? So, pag hindi ka naligtas sa church na yan, either sila may problema, o ikaw, pareho kayo. Ganun lang yun. Di pwedeng sablay yan. Okay? Again, kahit Baptist ngayon, medyo sumasablay na rin. Hindi ito pagalingan lang ng denomination. Bata-patan to sa Panginoon kasi tsaka salita niya. Amen? Kahit sa Bible, mayroong mga church na sabi ng Panginoon, pag hindi kayo, sabi doon, nag-repent, may mali kayong ginagawa, maaaring naligtas kayo, yung mga anak niyo, baka hindi na. Sabi doon, naaalisin ko yung candlestick. Sabi sa Revelation, naaral na natin yan. So, kahit church kayo, naglilipon kayo, meron kayong piano, meron kayong building, kala nyo, church pa rin kayo. Pag wala na yung presensya ng Diyos sa church, hindi na kayo church. Mamamatay na yung mga ligtas dyan, iba, hindi na maliligtas. So, ganun yun. Kaya hindi ko sinasabing, baptist lang ang tama, kahit kailan, hindi ko sinabi yun. Naka-record tayo lagi dyan. Actually, yung iba nga, maaasar pa sa akin baptist eh, kasi napakadalas ko sinasabi yan na hindi lahat. Kasi nga, yung pastor ko, ganun din. Yun naman totoo eh. Hindi ibig sabihin, pinangalanan yung sarili yung baptist. Lahat kayo, ligtas. Ganun ba yun? Hindi ganun. Amen? So yan, so, pag naligtas ka na, mapabaptize ka na para sumunod ka sa pinag-utos ng Panginoon. Okay. So ngayon ay pinaalis siya doon at nabanggit si Stephen last week. So dahil napaka-importante yung karakter ni Stephen sa buhay ni Paul. So pinersecute siya ng time na yun, pero si Stephen namatay, pero siya, hindi siya nakabangon doon. Naalala niya yung pinatay niya yung napaka-righteous na tao na nagsasabi lang ng totoo. Masakit kung masakit, kaso totoo yung sinasabi niya, ano gagawin mo doon sa sinabi niya? So, ganun din kayo dito. Nainabalitaan niya ako na, yan, parang naasal sa akin kung sinong tao. Wala naman akong sinasabi sa inyong hindi totoo. Like sinasabi, hindi mo nagpapapogi dito. Hindi ako, pag nanood kayo ng mga CCF, yung mga na nagpapapogi lang, Joel Austin, lagi na ang ngiti yun eh. Ano yung mga sinasabi, hindi ko rin kasi alam. Dati nakikinig ako doon kasi sa office. Your best, live your best life now. Praise the Lord. Amen? Hindi ko kaya yun. Hindi ko kaya yun. Misa pa panoorin ko nga yung para magaya ko ng... So... Naasarin ka lang. Pero... Mga doon yun nga. So, pag sinasabi ko dito, pag nasaktan kayo, ganito lang isipin nyo. Tama ba siya o hindi? Actually, kahit sino yung kapatid mo, nanay mo, nasaktan ka, sakit ng sinabi. Ngayon, kung pwede mo naman hindi saktan, huwag mo naman sasaktan ng labi. Amen? Kasi meron din sa Bible na masama yun. Pero pag totoong totoo, para sa iyo, wala ka nang makitang ibang idea, wala nang ibang rason, bakit ka sasaktan sa bibig, sa salita, makinig ka na lang. Amen? Oh, ang ano? Mahangin ba sa labas? Okay.
Yan, mag-umpisa pa lang kami. Nag-review lang kami last week eh. Ayun, so dito na nag-umpisa ngayon. Natapos tayo last week. Nung natapos yung speech niya, ni Paul, kinuwento niya yung nangyari sa kanya, may nasabi siyang salita. Okay? Or siguro nakasal nila yung Gentiles. Kasi yung Gentile na word ay parang racist sa kanila yan. Okay? Unwari, naalala niyo ba yung panahon daw ng mga Espanyol? Ano daw tawag sa mga Pilipino? Naalala niyo? Anong tawag sa atin ng mga Espanyol? Anong grade ka na ba? 11 ka pa lang. Sino nang graduate ng high school dito? Yan, mga Injo. Mga Unggoy. Ganun yung tawag sa atin eh. Hindi naman. Pero ang baba ng tingin nila sa atin eh, men. So parang ganito yun. Yung mga Hudyo, ang tingin nila ang taas ng tingin nila sa sarili nila. Siyempre, anong tawag nila sa iba? Matulad niya, yung Injo. Diba? Sa kanila, mga Gentiles. Ganun yan. Ha? Gentil. Sa Tagalog. So, parang pang insulto sa kanila. So, naasal siguro yung mga tao. Pinapakinggan sa dati, pero mayabang to si Paul. Okay? Again, hindi naman siya totoong mayabang, pero yung kasi yung katawagan sa kanila. By the way, marami dito mga Hudyo rin eh. Diba? Nasa tayo, sa Jerusalem tayo eh. Kaya yung kasi sabi ng iba, pero posible rin na talagang dito lang sila nagtapos yung kanyang speech. No? Anyway, sabi dyan, nagalit na sila, sabi dyan, away with such a fellow from the earth. So, dapat sa'yo mamatay, parang ganun sinasabi dito. So, nagalit na ba kayo sa isang tao na gano'n? Dapat ito, mamatayin eh. Nagalit na kayong gano'n? Tama ba kayo nang nagalit kayo? Okay, minsan, ako nagagalit din ako eh. Again, nabanggit ko sa mga matagal na dito, yung mga kalaban ng Diyos, kasi yung mga bakla, nakikita ko pa, nag-visit na ako eh. Eh, sa US daw, kaya mga Kristiyano sa US, asal na asal. Kasi health secretary nila, hindi lang bading, trans. Alam niyo yung trans? Loko-loko, di ba? Health secretary pa, parang di pa na, di pa ata daw na finalize. Pero, talaga asar na asar eh. Eh, loko-loko rin kasi sila. So, kaya tayo kahit pa paano, nung nagsogi dito, naalala niyo yun? Buti nga, may mga Facebook. Talagang, kahit pa paano, mga Pilipino, ano pa tayo, hindi pa tayo ganun katulad ng mga Amerikano. Hindi kasi tayo masyado mayaman. So, alam natin, karumal-dumal yan, kandiri yan, di ba? Alam natin yun. Kaya, marami pang nag-against dun. Pero, hinahanda tayo. Pag sino mahilig dito sa Itbulaga? May Itbulaga pa ba? Showtime, meron pa ba? Wala na, but. Meron pa rin. Mabaklaan dyan, di ba? Wawawi. So pag na kaya sa nasabi ko sa inyo, pag tinatamad kayo mag-church, sino na tinatamad dito mag-church? Tinatamad ba kayo mag-church minsan? Aminin nyo. Minsan-minsan. O kaya nga sisikil lang dito last Thursday, di ba? So aminin natin nakakatamad. Pero ito yung gusto ko sabihin sa inyo. Sino papanoorin nyo? Sino tatangkiligin nyo? Si Vice Pangit? Diba? Kasi kahit ayun kahit sabihin niyo hindi naman eh. Pinanood ko lang naman eh. Iuupo pag siya. Hindi pag nakabukas yung TV niyo, yung rating niyan tumataas. Amen. Intindihan niyo ba mga bata, sinusuportahan niyo sila, ganun 'yun. Kaya sa atin dapat suportahan niyo yung church, di parang mukha tayong kawawa dito. Pag wala yung mga Kristiyano dito, tuwan-tuwa rin sa tanas niyan. Tinamad na naman si Kasi pinaglaro ko ng may magandang palabas. Medyo tinamad. May module eh. Pwedeng gawin yung module. Lagi sinasabi sa inyo sa ibang panahon. Amen? Gumising ka ng maaga. Hulog ka ng late. Anong gusto mong gawin? Pero kaya mong tapusin yan. Hindi naman kayo tinorture ng
Kaya hindi kayo makatapos minsan para ilaro. Amen? Tayo nagpunta doon. Tayo napunta doon. Yan, yung Gentiles, saka yung Jew. Kaya supportahan nyo yung church. Amen? So, sila, gusto nang patayin. Ayun, doon ako nag-wonder, no? Yung mga bakla nga. Pag sinusuportahan nyo yan, lalo yung tatapang. Sabi sa Bible, by mercy and truth, iniquity is purged. And sabi doon, and by the fear of the Lord, men depart from iniquity. Sa Tagalog, pag ang tao may, sabihin na mercy and truth, ibig sabihin, pag nagkasala, palo, kulong, kung ano yung dapat sa kanya. Pag bawal ang bakla, kung nari ganun, mamayagpag ba yan? Maglalantad ba yan? Dati po, takot na takot yung mga yan. Meron pa rin, pero konti lang. Talagang reprobate eh. So, meron pa rin. Pero, takot sila ngayon. Lumalantad na sila. Kaya, health secretary. So, tapos sila dun. Pati tayo, may influence. Hindi natin pwede sabihin, hindi tayo may influence. Wala tayo sa Amerika eh. Apektado tayo dyan. Pag hindi tayo lumaban. Amen? Kaya, so, yun yung gusto nating namatay, no? Pero sila, yung nabanggit ka kanina, pag kaaway mo lang, kunwari, nasupal pa lang ka sa basketball, ganda nung ano, biglang tinapal, tapos inasar ka, sana mamatay ka na, huwag ganun, ha? Mali ka dun. Mali ka dun pag gusto mo siyang mamatay dahil lang nasupal-pal ka. Whether sa basketball yan, o sa speech mo, inaaway ka sa laro nyo, walang kwentang away yun. Amen? Huwag kayong magwi-wish ng kamatayan sa ibang tao. Yung mga ano lang, mga reprobate lang. Kasi kalaban sila ng Diyos. Wala na silang pag-asa. Amen? Amen. Pero si Paul, ito yung matindi. Kasi lingkod siya ng Diyos. Sino mga galit sa lingkod ng Diyos na galit? Eh di yung kalaban din ng Diyos. Kaya gusto na siyang mamatay. Hindi siya dapat mabuhay. Dapat siya'y mamatay. Anong ginawa niya? Nag-preach sa salita ng Diyos? Tama ba yun? So, dito na makikita na yung kalaban niya talagang mga reprobate. At, hindi ko alam ba't sila nagtatapo ng dust sa air? Siguro. Hindi ko alam. Siguro, walang mga bato dun. Tradisyon. Okay, so, anong nangyari? Yun nga, at least, nandun na yung mga sundalo. Ayaw ng sundalo na gulo. Kahit paano, mayroon silang rule of law. Siya ay hinatap. At sabi dito, ito gusto kong take note natin. Sabi dito, and bade that he should be examined by scourging. Pag sinabing scourging, hinahataw. Okay? Hindi nyo nabasa ng maayos siya kanina. No? Pag sinabing scourge, sinapalo. Okay? That he might know wherefore they cried so against him. Sa Tagalog, para malaman natin anong problema nila sa kanya, paluin natin siya. Pag nababasa ko ito, nakapahinto ako nang sabihin nun. Pero kanina, ni-review ko ulit. Alam niyo yung mga polis? Hindi lahat, ha? Pero mga loko-lokong polis. Ini-imagine ko lang kasi, nasubukan kong tindihin to. Alam niyo ba nagto-torture yan? Alam niyo torture? Kaya kayo, ito, sasabi ko sa mga kabataan, huwag kayong magulo. Huwag kayong sasama sa mga loko-loko. Bakit? Eh, bastot ako, hindi naman ako papatay, hindi naman magana ako. Pero kasama mo, loko-loko. Eh, paano pag nag-rumble yan, naandun ka, sa palagay mo, hindi kayo kukulong? Nakakasama ka dun. At yung mga polis na yan, again, hindi lahat, ha? Pero talaga nangyayari daw, ayaw nilang mapahiya. Kung nga, nag-ano sila, meron silang nilagay sa kulungan. Alam nga naman sabi, ay, nagkamali ka, hinuli mo ako. So, ang gagawin madalas ng mga yan, wala nang pakialam yan, lalo na kung wala ka namang kamag-anak na, ano, tatanggol sa'yo. Ang gagawin sa'yo, tototuring ka niya para umaming ka. So, dati na, narinig ko lang lagi sa mga matanda, sa mga pelikula, totoo yan. Kasi,
mas maganda sa kanila, or ito yung inisip ko kanina eh. Natanong ko sa panginoon yung sabihin nito. Pag hinataw ka ba, malalaman mo kung ano yung dahilan na bakit sila galit sa'yo. Yung iba ganun kasi, di ba? Yung iba, aamin na lang. Di ba? Kung nunod ko yung mabalita, ganun daw yung ginawa eh. Yung nag-share sa atin eh, yung si ano pala, di yung atin na dito eh. Pero iglesia ni Manalo daw, ganun ginagawa. So, pinaamin siya. Kasi, kaysa lang mapahamak siya, kaysa naman mapatay sila, umamin na lang siya. Sorry po, sorry po. Hindi ko na po gagawin ulit. Nabalitaan niyo ba yun? Minsan, sundan niyo yung mga post ko. Tsaka may nilalay ko. Kasi, ganun eh. So, ganun ang ginagawa nila. Pag especially yung mga tao, medyo takot ka rin. Ito, ikaw, ano, si Anthony. Google Pay ka ng polis. Nakakita ka ng polis na may baril. Walang pakialam yan. Oh. Umamin ka sa iyo itong drugs, di ba? Kaysa mapahiya kami. Aamin ka ba? Google Pay ka eh. Google Pay ka nga. Ayan. Sa ngayon, nasabi mo yan. Tatanggalin yung nails. Matindi na yun. Hindi, meron nga ito ngayon yun. Pero pagmatindi yung charge na. So, ganun yung ginagawa. Kaya sinasabi siya mga bata, hanggat maaari, the best, umiwas ka sa kung ano yung masama, malayong malayo ka doon para yung pag hinuli ka doon. Kaya si Pastor, uy, nakita kita, nagda-drugs ka eh. Nagbebenta ka ng drugs eh. So malamang sa hindi, may hirapan sila doon, napatunayan yun, di ba? Kasi wala naman akong motive na ganun. Kaya pagkasama ka ng mga loko-loko, mahirap ka makalusot. Amen? At ganyan ang ginagawa niya mga nasa kapangyarihan minsan. Para mapaamin ka, sasaktan ka. Aamin din to pag nasaktan na. Ganun yun. So, gusto ko rin makuha nyo dito, bukod doon, na mag-iingat kayo dyan. Yun nga, ganun ang ginagawa sa lingkod ng Diyos. Nakakaawa, di ba? Nakakasar na ewan. Ikaw ang layo-layo mo sa katiwalian, tapos sa'yo gagawin yun. So, anyway, and as they bound him, pag sinabing bound, ay tinali. Okay? With tongs, yun ang tongs, di ko alam. Alam ko, parang ano yun. Posas kasi ngayon, social na eh, di ba? And Paul said unto the centurion that stood by, is it lawful for you to scourge a man that is a Roman and uncondemned? Okay, dito tayo magsimula. So dito na makikita natin yung talino ni Paul. Okay, so pwede nating i-apply sa sarili natin to. Anong ginagawa ni Paul? So alam niya una, wala siyang kasalanan. Amen? So lingkod siya ng Diyos. Wala siyang ginagawa masama, special na ligtas na siya. Dati may kalokohan siya, pero ngayon wala na. So, pwede natin gawin, mga kapatid, ay depensa na din natin sa sarili natin. Okay? Hindi masama yun. So, naintindihan ni Paul ang, kasi nga, Roman siya, alam niya yung batas. Batas ng Diyos, saka batas ng bansa nila. Kaya, napansin niya, mali yung ginagawa sa kanya. Amen? So, nung gagawin niya, mananakit ba siya? Hindi. Ginamitin niya ang talino. So, alam niya na mali yung sakit. So, tinanong niya lang. Kasi, again, I believe, ayaw niya na mag-insight ng masyadong problema eh. Kasi, alam, again, yung mga police, pag sinabihan mo yun, nagmayabang ka pa, yayaring ka lagi yan. So, anong gagawin niya? Gusto niya pang mabuhay siguro na matagal. Ginamitan niya talino. So, tinanong niya, tama ba na paluin niyo ako? Na isa akong Romano? So, sa iba sa hindi nakakaintindi ng mga citizenship nila, sino dito ang citizen ng Pilipinas? Lahat naman tayo kasi dito tayo. So napansin nyo ba yung mga US citizen? May kilala pa US citizen? Si Brad, marami. Citizen na ba sila? O green card lang? Citizen na. Pero hindi pa rin ata equal yan sa ano, no? Naturalized na ba sila? Naturalized na? Yan. So, anong sabihin nun? Ngayon, mga kapatid niya. Pag sinabing citizen ka, mayroon kang certain rights. Kasi katulad ng US, marami, mayaman sila eh. So mataas ang tingin nila sa sarili nila, ganun din yung kanila mga citizen.
Para ka na-promote doon. Pag nakapunta ka doon, tas sa mundo, ganun. Para ka na-promote. Talaga, yung mga Kristiyano doon, kawawa, katulad niya, di ba? So, para silang di na-promote. Yung iba doon, gusto na umalis eh. Anyway, si Paul, alam niya yon, may mga karapatan siya. Sabi niya dito, pinaalam niya sa isang centurion, leader yan. So, tama ba yung ginawa sa akin? Pinalo niyo ako or papaluin niyo ako? At ako'y hindi condemn. Pag sinabing condemn, ibig sabihin hindi siya nalitis. Di ba? Pinagbintangan lang siya, kinagalitan siya ng ibang tao, hindi siya nilitis, hindi alam kung talaga may kasalanan siya, wala. Pero siya ay papaluin na. Natindihan niyo yun? So, ganun tayo mga kapatid, tayo. Una natin ako, di ba? Nakwento ko sa inyo last time yung ano, sa ano, di ba? Yung kagawad. Alam mo tayo pangalan. Masabi ba naman sa akin, bad, hindi ka mag, ano, dito ng ano, masyado kang matapang. Parang gusto na akong pagulpi eh. Lasing lang eh. So, matatakot ba ako doon? Hindi pa ata ako yung nagulpi. Sino nagulpi na dito? Sino pa? Yan, yeah, magulang nyo minsan. Hindi naman, iba yun. Pag magulang nyo, sapwit lang yun eh. Sa school, di ba? May pakialam ba sa inyo yung mga ganun tao? Walang pakialam yun. Kung saan katamaan doon, di ba? So, nakakatakot din. Pero, pag minsan nag-soul winning tayo, minsan nandun yung takot ako, takot minsan sa inyo, di ba? Hindi pa natin, may kukwento ko pala, di ba? Pag-usapan natin yan. Kaya yan, minsan may takot ako. Kaya lagi tayo nanalangin sa Panginoon, Lord, please protect us. Gagawin namin yung kalooban nyo. Huwag naman kami magulpe, batoy ng tayo or something. Huwag naman. Pero minsan, minsan mangyayari yun. Ihanda nyo sarili nyo dun. Kasi pag hindi nyo hinanda yung sarili nyo, kala mo si pastor, nagkukwento lang dito, wala lang, hindi na nangyayari yun eh. Ang mangyayari, pag dumating yun, may discourage ka. Kala ko soul winning, cool na cool yan eh. Cool naman talaga yan sa Panginoon. Kaso, pag may nagalit sa atin, paano? Diba? Katulad doon sa Lugundi, parang mga naghahari-harihan daw yung mga iglesia ni Manalo doon. Pag nagkataon, may gagawin sa atin yan. Kasi may mga barilya mga yan. May sariling soldier yan. Taas ang pride niyan. By the way, kulto nga yan, kaya pinag-aaralan eh. Sinayayaya doon. Pag pinag-aaral ka, Pamela, pupunta ka doon. With stipend pa. Basta sumamba ka lang sa Kristong tao lang. Okay. Paalala sa akin, gagawin ko kayo ng ano. Kasi baka tamang-tama. Gagawin kayo ng ano, track sa kanila. Pag ninaya ka, bigay mo lang yun. Actually, pwede mong tanongin eh. Si Kristo ba tao o Diyos? Oh, para mabwisit sila sa inyo. Tsaka umalis na sila sa lugar nyo. Kasi loko-loko yung mga yan eh. Yun lang tanong yun. Tindihan nyo ba? Uy, punta naman kayo sa amin. Iglesia ni Kristo kami. Iglesia ni Manalo sila. Pag sinabi sa inyo, tanongin nyo agad, si Kristo ba tao o Diyos? Ganunin mo. Kasi alam natin, si Kristo tao lang para sa kanila. Sabi sa Bible, si Kristo ay Diyos. Okay, John 1:1, John 1:14, Hebrews 1:8, okay, Revelation, kalimutan sa Revelation, I am Almighty, si Jesus, I am the beginning and the last. So, Diyos si Kristo, amen? Amen. So, laglag agad yung mga yan pag sinabi mo, si Kristo ba tao o Diyos? Alis na yun doon. Kasi wala naman, pakit lang yung mga yan eh. Amen? Kaya huwag kayong matatakot yan. Masasaktan ako dito pag si Nadine naging iglesia na. Pero wala akong magagawa. Yung mas gusto mo doon, bahala ka doon. Huwag naman sana, di ba? Huwag tayo napunta doon. Ayan nga. So alamin nyo dapat yung inyong karapatan kung yung saan kayo nakatayo. Di ba? Yan ang ano doon eh. Kung tayo, magandang patotoo mo ng church natin, tayo, Bible lang. Wala tayong nilolokong tao, wala tayong pinipilit na tao. Hindi natin ginagamitan ng pera, ng carnal means, kung ano man yan, para mag-church kayo dito. Meron kayong, ano, allowance. Parang ano lang, parang boto, boboto mo ba yung politiko na bibili yung boto mo?
matatakot ka, tindi nito, sinaulo nito, di ba? Eh, yung iglesia, ganun eh. Dito lang tayo sa iglesia, dito na tayo mag-ano. Alam niyo siguro yung, hindi niyo pa alam, mga bata pa kasi kayo eh. Binibili nila yung boto niyan. So, kaya takot yung mga politiko sa kanila, kasi black voting sila eh. Mga walang utak ata itong mga ito eh. Pag sinabi ng leader nila, sunod. Doon may nakausap din naman ako, sabi, hindi naman eh. Still, garapalan yun, di ba? Eh, gusto kong gumaya ni ano dyan eh. Ni yung Catholic na, sino ba to? Brother something? Yung isa pa? Mike. Yeah, Mike Velarde ba yan? Nag-hint sila sa ganun eh. El Shaddai. Naintindihan nyo kagano kaloko yun, mga bata? Binibili yung boto mo na sagrado sa atin kasi pipiliin natin na sa Republic yung representative natin sa gobyerno. Tapos bibiling ka lang. Eh syempre, iba sa atin, medyo, yun nga, medyo walang karakter, di ba? Huwag kayong papabili kahit mahirap lang ako eh. Maganda yung ano nung ano dyan eh. Ano natin, isang binigyan ka ng 500. Tapos binoto mo, kunwari lang, si Duterte. Sino man yan? Sino man next na in line? Si Sara Duterte. Na, binili ka 500 para iboto mo siya. Ilang taon siyang magiging presidente? 6 years. I-divide mo yung ilang araw yun. Ganun lang halaga mo. Parang sinabi mong ganun. Nakakahiya ka. So, lalo na sa religion. Pag nagpabili ka ang kaninong kulto dyan, pag-aaraling kita, naku, lalo akong matakot. Anong tuturo sa'yo nun? Parang ganun din yun, binili ka na. Mayroon tayo preaching yan. Hindi nyo pa inabutan yun eh. Last November, not for sale. Hanapin nyo na lang sa YouTube. Pero yun ang gusto ko sabihin dito. Dapat matalino rin tayo. Alamin natin yung mga karapatan natin and yung mga depensa natin. Okay? So si Paul, alam niya na hindi tama yung ginawa sa kanya. Sinabi niya, tama ba yan? At oh, again, hindi niya binastos yung official. Ha? Magaling siya eh. So huwag niyong bastusin, tanungin niyo lang. Okay? Okay, babakunahan ka. Nasa batas ba yan na pwede bang ano, pipilitin niyo ako? Hindi pwede yun. Okay? So kaya propaganda lang sila, hindi ka pwede pilitin. Anyway, so ganun yun. Dapat bago ka kulungin, bago ka parusahan, dapat ikaw ay nilitis na. Okay, ganun sa batas nila, ginaya natin yan, which is good. Anong nangyari? When the centurion healed that, he went and told the chief captain, ay boss, parang may mali tayong ginawa dito. Meron talaga. Inasabi ko sa kanya, ba't mo to-torturing? Kahit sinong tao, ba't mo to-torturing para lang malaman mo yung ano ba totoo dito? Kasi wala kang utak. Sa halip na mag-imbestiga ka, paluin ka kaya to. Paano malalaman yung totoo dun? Diba? Eh, pag umamin yan, totoo yun. So, may kasalanan yan. Eh, pag gugulpihin mo nga, alam ka naman di umamin yan. So, ingat kayo dun. Eh, sabi dito, naku, mali tayo. Huwag mo, ano, mag-iingat ka dyan, ha? Mainig. Mag-iingat ka dyan, sabi. Kasi siya ay isang citizen ng Rome. Okay? Then, the chief captain came and said, so, tinanong pa, sinigurado lang. And he said unto him, tell me, art thou a Roman? He said, yeah. Or yeah. Pag sinabing yeah, is yes. And the chief captain answered, with a great sum obtained I this freedom. So medyo ang ginagawa niya dito, siguro parang pinagdududahan niya pa si Paul, naku, napakalaki ng binayad ko para lang ako makalaya. So kasi dati sa kanila kasi may alipin eh. Actually kahit sa atin may ganyan pa. May utang ka din parang alipin. So kaya sabi ni Paul, but I was freeborn. Nanig sabihin nun. So, ibig sabihin, mas matindi pa yung position ni Paul sa kanya. So, ano lesson natin dito? So, yun nga, dapat maging madiskarte ka, alamin mo yung karapatan mo, pero lalo na, spiritually, pag ikaw inaasar, na parang ina-intimidate ka, alam niyo ba yung word na intimidate? Ano sa English yun? Na Tagalog? Parang kang minamaliit. Kasi ginagawa nila, di ba kunwari, gusto ko yung puan mo.
Gusto kong umupo dyan. Paano nga gawin? Sino ka ba? Alam bang ano ako? Politiko ako? Alam niyo yun? Pero nauna ka naman, di ba? Kaya ano maganda example? Sa pila, yan. Uy, paunahin niyo na ako. Kasi, naasal ako sa ganyan eh. Meron na nga home, eh, home for the aged. Meron, may senior na nga. Minsan, doon papipila sa regular, tapos sabihin, uy, utoy, una na ako. Ano ba, ano ba? Sa traffic na lang, di ba? Magwawangwang yan. Toot, toot, toot. Ini-intimidate ka para mag-submit ka sa kanila. Para magpa-ilalim ka or sumunod ka na lang sa kanya. Intindihan niyo ba yan? So, common yan. Kahit sa inyo, mga magkakalaro kayo, di ba? O, gulpi kita. Ay, ganun eh. Pagdating sa pananampalataya natin, napaka-importante, magpapaganong nga ba? Wala yun dyan, mayroong ano. Yan nga, ganyan, sina Iglesia ni Manalo. Mabira, alam nyo, ginagawa sa Commonwealth, no? Pag mayroon silang event, pinapasara nila yun. Anong pakialam ko kung matrapik kayo? Magkakasiyahan kami. Pinapakita talaga nilang kapangyarihan nila, di ba? Kahit yung mga Catholic eh. Diba? Magpaparado dyan yung mga santo-santo nila. Eh, traffic na traffic. Eh, kailangan mo importante ng lakad. Ba't nila pinaparado yung mga santo na hindi naman santo? Mga ribulto, di ba? May buwisit ka eh. So, ganun ang ginagawa ng mga tao yan. Hindi ka dapat matakot. Amen? So, again, katulad ng ginawa ni Paul, di naman siya mag-insight ng trouble kung di naman kailangan. Maging matalino ka rin. Okay? So, pinapakita lang dito, si Paul, again, cool na cool lang siya, kahit siya ay citizen of Rome, hindi niya siya, citizen ako ng Rome! Dapat, ginawa niya na kanina pa yun eh. Kung siya yung tipong, puro ano lang, puro karapatan. Ganun yung iba sa atin eh. Pero si Paul, alam niya, alam niya ang gagawin niya. So, hindi siya nag-assert lang ng right, pero pag kailangan, alam niya rin yun. Amen? So, pwede natin gawin yun. Kaya nga minsan, maganda rin, kahit yung mga Baptist especially, kaya nagpapayabangan din yung ibang Baptist, nagpapayaman din, tapos mo-forma din. Sasabay nila sasalubungin yung mga mayabang na ano din. Kasi minsan, alangan namang magpayaman ka muna bago ka maging bold. For example, ako, pastor, gipin siya akong ganyan. Eh, ibang Baptist nga ngayon, mga takot na rin eh. So iba, asal sila sa minsan sa mga katulad ko na bago kang pastor, tapos, ang tapang nito. May mga ganun eh. Pero ang tanong, tama ba na, papayaman muna ako, mapatagal muna, paparabi muna tayo bago ako mag-preach ng tama, ganun ba yun? Walang kinalaman yun dun. So, yun lang yung sabi ko sa inyo, maging matalino kayo katulad ni Paul. At hindi niya in-assert yung kanyang katapatan, pero alam niya kung kailan niya gagamitin. Amen? Para lang siguro hindi siya, para bigyan siya ng konting konsiderasyon na hindi siya magulpi nga. Katulad kanina, gusto siya paluin eh. So, ganun tayo. So, nakita naman natin dito, protection ng Diyos sa kanya yung una. Dapat patayin na siya, pero biglang dumating yung mga sundalo. Bakit? Protection ng Diyos. So, ganito rin, sa ganitong paraan, may konsiderasyon na sa kanya ngayon yung mga sundalo kasi sinabi niya na siya ay citizen of Rome. Okay, so sana nausundan niya. And then, so yun, natakot na yung chief captain kasi pati yung tinali, dapat di mo tatali yung mga ano, yung walang kasalanan. Amen? So, pero ginawa sa kanya yun. Anyway, hindi niya big deal sa kanya yun. Kaya yun ang dapat natin gawin din sa atin. Amen? So, on the morrow, because he would na, so, hindi na alam gagawin ng centurion tsaka yung chief captain, ginawa na lang niya. Dahil natakot siya, tinali niya. So, inalis niya na yung tali. Pero, dinala pa rin siya sa kinaukulan. Okay? So, tuloy natin sa 23. Time pa naman tayo. Nainip na ba kayo? Nakakasunod ba? Medyo malalim to kasi habang ginagawa natin to, inaaral natin to, pati at least yung mga basics sa buhay ni Paul, sa times nila, mga audio, mga, at least alam mo, patayin mo na yan, kanina pa yan. Okay, ano nangyari? So, tuloy-tuloy naman tayo. Paul earnestly beholding the council said, men and brethren, I have lived in all
good conscience before God until this day. So medyo nagsalita na si Paul. And dito na yung mga high priest, ginador na. So tingnan nyo kabastos itong ginawa sa kanya. You know? And the high priest, Ananias, hindi ito yung Ananias na nag-soluid sa kanya. Iba to, kapangalan lang. And the high priest, pag sinabi high priest, yung pinakamataas na priest. Okay, parang sabi natin Pope. Pero sa kanila lang yan. So sabi ni Pope, Ananias, sampalin mo nga yan. Paluin mo sa bibig. So sino dito yung nanampala sa bibig? Ba't mo hahatawin sa bibig yung anak mo, for example? Mamasa, nagmumula. Nari, ganyan. Ayaw mong gawin niya, di ba? Kasi bastos yung bibig, di ba? So, hindi ko itong mga tango, bait naman yung mga anak ko eh. Pero kunwari lang, natuto yan. Di ba? Pak! Okay, bastos ka. So, si Paul, walang sinasabing ganun, pero si pinasampal siya. So, ganun kaloko-loko to. Loko-loko to, no? Anyway, ito, naglaban si Paul. And then said Paul unto him, God shall smite thee the whited wall. Ano yung whited wall? Pinaputing pader. For sittest thou to judge me after the law, and commandest me to be smitten contrary to the law. Tagalogin ko na lang, ha? So, dahil pinasampal nga siya, galit siya si Paul. Sabi niya, uusgahan mo ko sa batas, tapos papasampal mo ko na hindi ganun ang batas. Sa batas, masama yun, hindi tama yun, nasampalin mo lang yung kahit sino, na wala namang, magkasalanan ka ba? Hindi. Basta, gusto ko siya sampalin. Hindi ganun, hindi tama yun, di ba? Kahit sa batas sa kanila, hindi ganun. Pero, yun ang ginawa sa kanya ng high priest. So, nakikita nyo kung gaano kaloko-loko itong mga to, no? Pero, ito yung, ano dito, medyo may twist. Sabi kasi dito, and they that stood by said, revilest thou God's high priest, sa Tagalog, pag sinabing revile is, kakalabanin mo ba? Tama ba yun? Ano yung revile? Pagsasalitaan mo ng masama, siguraduhin nga natin. Hahamakin. Anigurado lang, ha? Sinabing revile. The subject to verbal abuse. Parang rail. Parang gano'n, hamakin mo, pagsasalitaan mo ng against. No? Kasi tinawag niya ng, ano eh, di ba? Whited wall. Di ko alam kung anong reference nun sa panahon natin. Wala akong naririnig na ano dyan. Yo, whited wall! Puting padel. Parang wala akong naririnig niyan eh, no? So, pero sa kanila siguro, ano yun? Yun, mapagkunwari, di ba? Siguro, pinunturahan mo, madumi, tapos pinunturahan mo lang. Hindi natin alam exactly, no? Pero sabi ni Paul dito, nag-sorry siya. Okay, sabi dito, then said Paul, I wish not, brethren, that he was the high priest, for it is written, thou shalt not speak evil of the ruler of thy people. So, hindi pala siya nag-sorry, pero ibig sabihin nito, medyo, ano ba siya, back out siya na mali nga yung ginawa niya. Kasi, kahit kayo, ah, pag mayroong ruler dyan, huwag niyong, pag, especially yung high priest, pag lingkod ng Diyos yan, hindi pa rin, hindi perfecto yan, nagkakamali yan. Okay? Kahit tatay nyo, for example, huwag mong sasagutin. Yun ang sinasabi dito. Okay? So, in-acknowledge ni Paul yung mali niya. Pero sinabi niya, hindi ko kasi alam. Okay? So, medyo... Yan. And when Paul perceived that one part was were Sadducees and other Pharisees, he cried out in the council, Men and brethren, I am a Pharisee, the son of a Pharisee, of the hope of resurrection of the dead. I am called into question. So, dito tayo matapos. So, parang ito sinasabi ko sa kanina, na ginamitin niya ng talino. Okay? So, pag sinabing Pharisee, ito po yung grupo ng mga, parang sekta yan ng mga Hudyo na may ibang set ng paniniwala. Okay? And then yung Sadducees, ganun din, kakaiba naman. Sinabi actually dito. Ngayon, tingnan na nga natin. And when he was said so, there arose a dissension between the Pharisees and the Sadducees, and the multitude was divided. So kanina, gusto siyang gulpihin lahat. Nung sinabi niya lang yun, nahati na sila. Nag-away-away na rin sila. Paano ngayon? Galing, di ba? Ang tawag dyan ng iba, divide and conquer.
ginagawa minsan sa atin yan. For example yan, nabanggit ko na rin lang. Kunwari si Satanas, galit sa balkada ni na Denville, tsaka ni Nadine. Naku, nag-good church na. Oh, delik, ayoko niyan. Ayaw ni Satanas yan. Naku, si Pamela, naku, napaka-active, no? Tsaka si Chelsea, galit na si Satanas. Anong gagawin niya? Isa sa madalas ginagawa niya, anong gagawin niya? Kasi pag magkakasama kayo, balkada na kayo, tapos nagtitiwala pa kayo sa Diyos, hindi kayo basta-basta, di ba? Hindi kayo basta-basta makaalis sa church. Kasi ba't ako haalis yung kaibigan ko andito? So, gagawin niya, mag-aaway-away kayo, pag-aaway-awayin kayo. Amen? Yun ang sabing divide and conquer. Hindi ko sa kailangan kayang, kumari, itong mga to, bawas na nga kayo, no? Ano nangyari? Nahihiya, kanino? Bakit? Oo nga eh. Ine-message ko nga, di naging message eh. Pero, hindi, si Nareya may. Ha? Bantay lang. So, hindi ko sinabing ano eh. Hindi ko sinabing ayaw nila sa Diyos. So, sasabi ko lang, yun ang gagawin ni Satanas. Diba? So, pag nagkagalit-galit na kayo, pag magkaibigan kayo, hindi basta-basta kaalis sa church. Kasi yung kaibigan ko, doon. Pero kung yung kagalit ko nasa church, nako, mas may dahilan kang mali sa church. Diba? So, ganun yun. So, ingat kayo doon. Lagi yung iisipin, bakit kami mag-aaway? Bakit ako kakalis sa church? Dahil lang sa hindi maghiwalay kayo ng upuan. Ayun, sinasabi ko sa inyo, hindi nyo kailangan maging magkasundo. Dapat magkasundo kayo lahat, pero hindi kailangan. Naintindihan nyo ba yun? Hindi necessarily, at least huwag kayo mag-away. At lalong sa harapan ko. Dati may sinasabi sa amin, ganun eh. Nag-away sa harapan ni Pastor. Grabe ni Pastor, parang nabastos ako dun eh. Kaya anong kinakwento niya yun? Hindi ko maintindihan dati, pero ngayon naintindihan kong hirap. Diba? Anyway, yan ang style ng kaaway. Pwede natin gamitin yun. Yan sa tama. Amen? Ibig sabihin kasi, magkaaway naman sila eh. Magkaiba sila ng doktrina. Yung Sadducees, hindi naniniwala sa angel, sa spirit, saka sa resurrection. So, magkaiba sila ng turo. Kaya ang ginawa ni Paul ngayon, ay, ang gagawin ko dito, para hindi ako masyado madiin. Ito yung sinabi niya, he cried on, men and be, I am a Pharisee, a son of a Pharisee, and of the hope of resurrection of the dead, I am called in question. So, sinabi niya, kasi tama, totoo naman, nagsinungaling ba siya? Hindi naman eh. Ang pinipreach niya, si Kristo ay Diyos, nagkatawang tao, na buhay magmuli. So, ayaw ng mga Sadducees yun. Pero ang Pharisee, naniniwala na merong spirit, merong angel, at merong resurrection. So, nakakasunod po ba? So, ang nangyari dito, divide and conquer. So, para hindi siya masyadong madiin, nagkagulo yung mga kaaway niya. Kaaway niya lahat sila, di ba? Dati, united sila. Pag lahat sila united against you, patay ka. Ay, na-divide sila ngayon. So, ano nangyari? So, medyo nakaluwag si Paul. At least, hindi siya, sila nag-aaway. Kasi, importanteng topic sa kanila to, ang pinipress niya ay resurrection. Eh, totoo naman yun eh, sabi ng Pharisee. Eh, mga sa'yo, hindi totoo yun. Sila nag-aaway ngayon. Nakita niyo yun. So, yung sasabi ko na, maging matalino kayo. Kunwari, meron dito ng ano. Kunwari, kapitbahay natin. Kunwari lang, ha. Sana wala dito. Pero may mga iglesia dun eh. So, yung mga Catholic dito na panati ko. Kunwari, dinidiin ako. Anong pwede ko gawin? Eh, kaya nyo naman ako dinidiin kasi baptist ako eh. Ang sinabi ko, yung mga iglesia ni Manalo, kulto yan, kunwari, ganun. Eh, syempre, isa papayag na, oo nga, totoo naman yun. So, hindi na sila magkakaisa laban sa akin. Amen? Nakita nyo ba yun? Kaya naniniwala ako yung mga yan, hindi mawawala yan eh. Naniniwala ako doon kasi dito pa lang, ganun eh. Para hindi tayo mga Kristiyano, kasi kung pag nangyari, kunwari, mga baptist, buong Pilipinas, baptist na, hindi wala nang ka-challenge-challenge nun. Ano, gusolving ka pa ba? Wala nang challenge nun. Saka by the way, hindi mangyayari yun. Dapat, ha? Kasi ang religion na nagiging state religion, hindi na tunay na religion yun. Intindihan nyo ba yun? Pag pinilit ka na, parang ginawa sa atin ng Catholic, anong ginawa? Diba? Kinausap ni Magellan, yung mayor, nakalimutan ko na kung sinong barangay. Sino yun? Raha, kung sinong Raha yun. Kinausap ko, lahat kayo, Kristiyano na kayo, babaptize kayo bukas, ha? Sige po.
Pumila yun, no? Binaptize lahat. Totoong naligtas ba yung mga yun? Siyempre, Catholic, di rin naman ligtas, eh. So, pare-pare sila naglokohan, no? Hindi ganun ang baptism, eh. Kaya, kunwari, naging mayaman si pastor, hindi naman mangyayari yun. Hindi ko kakausapin dyan, no? Lahat ng, ano, ha? Baptize natin lahat ng lisin. Hindi ko gagamit yung influensya kung ganun, amen? Pero ibang baptist, ginagawa yun. Kaya, mali yun. Hindi naman totally ganun, pero medyo. Pero lalo yung iglesia, ang Catholic. So, mali yun, ha? Amen? So, kaya naniniwala ako na hindi mawawala yan. Paisa-isa lang yung maliligtas dyan. Kaya mapalad kayo. Pag naligtas kayo, yung mga kamag-anak nyo, may chance na maligtas. Malaki. Kung magtatapat kayo sa Panginoon. Amen? Pag hindi kayo nagtapat sa Panginoon, makikita nyo, hindi kayo magkakasundo. Ano mangyayari? Gusto mo ba yung nanay mo hindi maligtas? Gusto mo maligtas nanay mo, tatay mo? Lahat naman tayo gusto eh, pero hindi agad-agad yan, di ba? Tataka nga yan eh. Marami na kaming ano dito. O kakausapin daw po kayo ni Pastor para maligtas kayo. Ano nakita niyo response, di ba? Ito sina, ano, ganun eh. Sina Ashley dito. So, kaya kailangan niyo pag-pray. May magtapat lang kayo dahil subok na yan. Ang tao, hindi pwedeng pilitin. Pag pinilit mo, hindi na totoo yan. So, hindi natin sila pipilit, pero panalangin mo, amen? So, yun lang, dito tayo magtatapos. Gamitan mo ng talino. Talino nang gagaling sa salita ng Diyos, hindi yung sa iba. Ay, may kilala ako eh. Nasave. Nasave lahat ng pamilya niya. Anong ginawa niya? Eh, kasi sa iglesia daw, may business tayo dun. Uy, kaya nag-iglesia sila lahat. Uy, ganun gawin natin, mga Baptist. Ganun ba ako tagawin natin? Hindi effective yun eh. Nakita ko, nang ginawa nila eh. Hindi ganun. Method ng Diyos ang gagamitin mo, hindi method ng sanlibutan. Yun ang gusto ko sabihin. Pag nakita mong effective sa kanila, hindi effective yun. Hindi nga sila ligtas eh. Hindi kasi marami sa church, victory na. Hindi ganun, talo ka agad. Pag humiwalay ka na sa aral, ang salita ng Diyos, talo ka na agad. Amen? Ganun yun. Anyway, so wala tayong time. Pero, yun lang. At least, yun ang napag-aralan natin. Sa protection ng Diyos. Marami tayong pwedeng gawin para protection yung sarili natin. Maging matalino tayo. At makakasigurado ka naman talagang hindi na kaya ng utak mo. Basta gumagawa ka ng kalooban ng Diyos. Kahit di mo talagang maiipit ka na, makaasa ka, protektahan ka ng Diyos. Amen? At kung hindi ka protektahan, may rewards ka naman sa langit. Amen? Okay, let's pray. The Lord, maraming salamat sa lesson again ng buhay ni Paul. Event, Panginoon, sa napakainit na mga tagpo sa kanyang buhay, kung saan siya po'y ginugulpi, pinagsisinungalingan, pinagtutulungan, Panginoon. Nakita namin ang inyong protection sa kanya. Ma-inspire kami, Panginoon, at maglingkod din kami sa inyo nang hindi kami takot, Panginoon, kung anong mangyari sa amin. Handa rin namin sarili namin. Alamin namin kung saan kami nakatayo para makapaglingkod kami ng mabuti sa inyo ng matagal hanggat i-allow niyo po kami, Panginoon. So, mga batang ito, pinapanalangin ko, Panginoon, sila ay paglaban, may pananampalataya, sila ay ligtas, Panginoon. Salamat, Panginoon. Maligtas din po, Lord, ang aming mga mahal sa buhay, kapitbahay, Panginoon, kaibigan, mga nasusubok, ang friendship nila, Panginoon. We pray na maintindihan nila na mas importante kayo. Minsan, mga kaibigan ko yung mawawala, but kung mag-stay kami sa inyo, Panginoon, papalitan nyo na mas maayos na kaibigan, or even better, ma-restore yung friendship namin at kayo ang dahilan, Panginoon. So, walang dahilan para ipagpalit namin kayo, Panginoon. Pray for Brother James din, Panginoon, kanyang sa naramdaman, Panginoon, ito po yung ma-restore, kanyang kalakasan, Panginoon, yung mga gamot, Panginoon, gamitin nyo po, Lord. Ganun po yung mga napanalangin na yung Panginoon, mga matanda, si Pastor dito, Lord. Yung iba pa, Lord, si Nanay Gimay, Nanay Daisy. Ingatan niyo po, Lord, sila. Hindi na nakakaten si Nanay, hindi pa nakakaten. Yung mga nahihiya daw po, Panginoon, i-restore niyo po, Lord, sila. Kausapin niyo po, Lord, sila na walang dapat kahiya. At better, Panginoon, kung talaga may mali, itama, Panginoon. Kung wala naman, Panginoon, minsan niloloko lang kami ng kalaban na dapat kang mahiya, hindi naman. Panginoon, ituro niyo po, Lord, ang tamang
way, Panginoon, para sa aking ma-restore. Mga kailangan din makabalik, Panginoon. Ibang bagay, Panginoon, mga may sakit. Galingin niyo po sila according to your will. Lagahan namin mga katawan, Panginoon, para makapaglungkot kami ng tagal sa inyo, Panginoon. Mga soul winning namin, Panginoon, Sabado. Mga ginagawa sa aming trabaho, Panginoon, kailangan malalating. Ingatan niyo pong bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen.